Hello everyone! So in this video ay pag-uusapan natin kung paano nyo ma-achieve yung Canadian dream nyo of becoming permanent resident here in Canada through the caregiver program. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang caregiver job ay isa sa mga in-demand at mabilis na paraan para makapunta dito sa Canada. Pero paano nga ba ang pag-apply? Last June 2019 ay naglabas ng bagong 5-year programs ang Government ng Canada para sa mga caregivers. Ito ang tinatawag nila na una, Home Child Care Provider Pilot at Home Support Worker Pilot. Yung old programs naman ay na-cancel na, gaya ng Live-in Caregiver Program na nagsara noong May 2017 at yung Interim Pathway na nagsara noong October 2019. So ano ang mga duties ng dalawang programs? Home Child Care Provider Pilot, assist parents with child care and may perform light housekeeping. Sila din tong tinatawag minsan na nanny or babysitter. While yung Home Support Worker Pilot, provide support and companionship with elderly and person with disabilities. So sila naman yung sa mga matatanda. So, punta naman tayo sa benefits. So, meron silang Occupation Restricted Open Work Permit. Nang ibig sabihin ay pwede silang maghanap ng ibang employer as long as nasa same category pa rin sila. So, for example, ay isa kang home child care provider, yung next na trabaho mo ay home child care provider pa din. Second, no need na for LAMIA or yung Labor Market Impact Assessment. So, advantage ito sa mga employer kasi hindi na nila kailangan mag-apply ng LAMIA. Ang LAMIA kasi is nagkakahalaga rin ng $1,000. So, naka-less sila. Then, yung applicant na caregiver ay pwede niyang madala yung immediate family niya like spouse or children at mabigyan ng work and study permit. Now, punta naman tayo sa eligibility. So, the question is, I don't have Canadian caregiver experience. Can I still apply? So the answer is yes, but you need to meet the following. First, kailangan magkaroon ng valid job offer. So kailangan meron kayong employer. Then, ability to perform the job. So kailangan meron kayong idea or background pagdating sa pag-aalaga ng bata, for example, or pag-aalaga ng matanda. So either meron kayong experience, nag-aral kayo ng caregiver, or yung mga job-related, for example, nurse, ay pwede mag-apply bilang caregiver. Then, you need to meet the language level. So, dito, kailangan yung mapasa yung English test with a minimum score of at least 5 in all categories. So, merong speaking, reading, writing, and listening. Next, you need to meet the educational level. So, it's the equivalent to at least 1 year Canadian post-secondary education or higher. So, kailangan nyo dito magpa-assess ng credentials. Then, be admissible to Canada. So, kailangan wala kayong criminal record and maipasa nyo yung medical exam. And last, must live outside the province of Quebec. Kasi sa Quebec, meron silang different na immigration policy kumpara sa ibang mga territories at provinces ng Canada. So, steps para mag-apply outside Canada, like Philippines. So, apply for caregiver job through POEA-approved agencies, or if direct hire, make sure it is legitimate. So, mas mabuti talaga na mag-apply kayo sa POEA-approved agencies to make sure na rin na yung work nyo is legal, safe, and secure. Then, if ever naman na direct hire kayo, gaya nga nasabi dito, make sure it is legitimate para iwas scam na din. Then, if ever na may mga kakilala kayo dito sa Canada na posibleng maging employer na naghahanap ng caregiver, eh baka naman pwede nila kayong matulungan. Then, when it comes to website, ay pwede nyo bisitahin yung Job Bank of Canada para maghanap ng employer. So, sa description box mamaya ay ilalagay ko doon yung link na mga list ng POEA-approved agencies na pwede nyo puntahan. Then, discuss contract with your employer. So, kung meron na kayong employer, ay pag-usapan na ninyo yung contract. So, for example, like salary,
accommodation, or yung mga expected duties nyo bilang caregiver. Then, apply for working permit. So, ang pag-apply ng working permit ay pwedeng gawing online or in papers. Depende sa inyo. Then, get ready for your departure. So, kung okay na lahat, so bibili ka na ng ticket, mag-a-attend ka na ng seminar sa POEA or at kung ano-ano pa. Then, work for 2 years to gain experience. So, sa 2 years na yan, i-enjoy nyo lang, gawin nyo lang yung makakaya nyo, and hindi nyo maramdaman tapos na yung 2 years. And after that, yung pinakahihintay na ng lahat, ang pag-apply for permanent residency. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at nakakuha kayo ng kahit konting idea kung paano mag-apply bilang isang caregiver dito sa Canada. And for more updated and complete information, bisitahin nyo lang yung website ng Canada, which is www.canada.ca, at isearch nyo lang yung caregiver. So, salamat sa panonood at pakikinig. Have a good day!